ano ang pinaka-epektibong paraan para ma-recover ang isang failing na business? Paano natin ibabangon yung negosyong lumagakpak? So, ganito po, kahit ano pang negosyo yung ginagawa mo, kung gusto mo yung i-revive at kung nagsisimula ka pa lang sa business, ito yung dalawang pinaka-simpleng sagot dyan. Kasi kung ako tatanungin mo ng ganyang tanong, mahaba-habang usapan po yan. Hindi yan kayang sagutin ng isang oras lang na kung paano magtagumpay sa isang bagay. Kailangan po natin ng madaming San Miglight. No, kasi mahaba-haba ang usapan, di ba? So, hindi kaya yung sagutin ng mabilisan. Pero, papasimplihin ko po yung sagot. Para kahit baguhan ka sa pagninegosyo, kahit matagal ka na sa negosyo, meron ka pa rin mapupulot dito sa isasagot ko. Okay ba yun? So, ganito po. Kung gusto mong maging successful o matagumpay sa kahit na anong larangan, sa kahit na anong negosyo, ganito po ang gagawin mo. Dalawa. Meron kang dalawa. Ito, pa-imagine ko sa'yo ha. Let's say for example, gusto mong magluto ng masarap na putahe. Ano ba yung mga, sa mga babae dito? Sa mga ladies natin na mahilig magluto? O kahit mga lalaki, di ba? Sa mga mahilig magluto, ano ba yung madalas nyong niluluto? Sige nga. Let's say, kailangan mong magluto ng sinigang. Ano yung pinakaunang kailangan mong malaman bago ka matuto or bago ka makapagluto, bago ka maging matagumpay sa pagluto ng sinigang? Sige nga, ano yung unang kailangan mo? Kailangan malaman mo muna kung ano yung mga rekado, yung mga ingredients. Okay? So sa business, bawat negosyo may kanya-kanyang ingredients po yan. Depende sa negosyo mo. Okay, may mga kanya-kanyang sangkap 'yan. So ikaw ang pinakaunang mong kailangang ma-identify or maintindihan ng mabuti ay ano ba yung mga sangkap na kinakailangan para maging matagumpay dun sa negosyo mo. For example, sa sinigang, ano yung mga kailangan? Kailangan mo ng depende, sinigang na isda ba 'yan? Sinigang na baboy ba 'yan? O pag sinigang na baboy, syempre kailangan mo ng baboy, kailangan mo ng kangkong, di ba? Kailangan mo ng pampaasim. O, dapat alam mo lahat yun. So, sa negosyo din, depende sa negosyo mo, iba-iba tayo ng negosyo, di ba? Iba-iba tayo ng business. Kailangan alam mo kung ano yung ingredients ng business mo. Naalala nyo yung mga key ingredients of a successful business. O, sino sa inyo nakaalala nun kung ano yung mga key ingredients? Di ba? Una, kailangan mo ng target prospect, no, ng hungry buyers. Okay? Pangalawa, ano yung kailangan mo? Kailangan mo ng solution na product. O, lahat dapat kailangan, dapat alamin mo kung ano yung sangkap. Kasi kapag hindi mo alam kung ano yung sangkap, o ito, balikan natin yung sinigang na analogy. Magluluto ka ng sinigang, hindi mo alam kung ano yung rekado, hindi mo alam kung ano yung mga sangkap. Makapagluto ka o hindi? Hindi. Eh, doon na nagkakaproblema yung maraming negosyante. Sa una pa lang, yung pinaka-importanteng bagay, yung pinaka-basic, hindi na nila alam. Hindi nila alam yung sangkap ng negosyo nila para maging matagumpay. Alam mo na ba yung mga sangkap na kinakailangan para maging matagumpay dyan sa negosyong ginagawa mo? Kung hindi ang sagot mo, yun yung pinaka-unang assignment na kailangan mong malaman. Yan. Kapag nalaman mo na kung ano yung sangkap, doon ka na pwedeng magsimulang umaksyon. Kasi yung iba, ang ginagawa, umaaksyon ka agad. Imagine, nagluto ka ng sinigang, umaksyon ka kaagad. Hindi mo pa alam yung sangkap. Ang nilagay mo, nilagyan mo ng chinelas, yung lutuan mo, nilagyan mo ng kung ano-ano. O, ano mangyayari? Magiging disaster yung niluluto mo. Tama? So, ganun yung nangyayari sa maraming negosyante. Dahil hindi nila alam kung ano yung sangkap, nauuna silang umaksyon, nagiging disaster din yung negosyo nila. So, yun yung una mo kailangan gawin. Alamin mo kung ano yung sangkap. Meron lang namang ilang kailangan na sangkap kung gusto mong maging matagumpay sa online business. For example, tinuturo ko sa inyo, online affiliate marketing, di ba? So, kung yun yung business mo, let's say affiliate marketing ang business mo,
Ano yung sangkap? 5 key elements, 5 key ingredients. Sige nga, sino nakakaalala? Una, yung mga hungry buyers. Pangalawa, yung produkto na magsusolusyon doon sa mga tao. Tama? Pangatlo, ano? Process and system. Yun yung pangatlong ingredient sa kailangan mo. Pang-apat, presentation or proposal. Pang-lima, promotion and marketing. Ayan, sino nakaalala nun? Ayan po yung sangkap. Kailangan alam mo yung sangkap. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yan yung sangkap pag affiliate marketing yung business mo. Paano kung iba yung business mo? O, merong ibang sangkap yun. Yun yung kailangan mong malaman. O, tanungin kita, ano ba yung business mo? Sige nga, mag-comment ka dyan sa comment section. Yung iba sa inyo, nasa real estate. Yung iba sa inyo, nasa network marketing. Yung iba sa inyo, financial advisor. Yung iba sa inyo, nagbebenta ng physical products. Nasa e-commerce. So, pag e-commerce ka, may isang sangkap ka na kailangan pa. Di ba? Kailangan mo ng supplier. O, yun yung sangkap na kailangan mo. O, kapag real estate ka, syempre, kailangan mo ng real estate na i-offer. Yun yung pinaka-product mo. So, iba-iba po yung sangkap kada negosyo. Ngayon, ang problema, pag hindi mo masangkap, hindi mo alam yung sangkap na kailangan para magtagumpay dun sa negosyo mo, dun magiging disaster. No? Hindi mo maluluto yung success mo. Ayan. O, di ba ang gandang analogy? Hindi mo maluluto yung tagumpay na gusto mong makuha. Okay? So, yun yung isang part. Kailangan alam mo yung sangkap. Ano yung susunod? Ito na. Gamit ulit tayo ng panibagong analogy para mas maintindihan natin kung paano magiging matagumpay sa kahit anong business. Ito po. Kung gusto mo maging matagumpay sa kahit anong negosyo, ang isa pang kailangan mong malaman ay kung anong rule nung business na yon. Yan. Ano sa Tagalog ng rule? Ano yung rule? Sa Tagalog. Ano yung batas? Tama ba? Ayan. So, parang ganito lang yan eh. Let's say, gusto mong sumali sa larong ano, sa larong basketball. Ayan. Sino sa inyo may hilig mag-basketball? Ayan, patakaran, panuntunan, tama, rule, no? Let's say, gusto mong maglaro ng basketball. Kaso, hindi mo alam yung rule. Hindi mo alam na kailangan pala bago ka maglakad, i-dribble yung bola. Hindi mo alam na kailangan pala i-shoot sa kabilang ring para magka-score. Kumbaga wala kang alam kung anong rule ng game. Ang tanong ko sa'yo, magiging successful ka ba? Mananalo ka ba dun sa laro na yon? Sige nga. Hindi. Diba? Kahit na anong pasukin mo, kailangan alam mo yung rule. Or let's say another example, ano pa yung mga sikat nating na game. Let's say boxing. Ayan. Boxing. Gusto mong manalo at maging matagumpay sa boxing. Boxing, no? Gusto mong maging kagaya ni Pacquiao. Pumasok ka sa ring. Hindi mo alam kung ano yung rule. Ang ginawa mo, sinabunutan mo yung kalaban. Ano mangyayari? Mananalo ka ba? Magiging matagumpay ka ba dun sa laro na yon? O matatalo ka? Sige nga. Hindi. Matatalo ka. So, ito po tandaan mo, kailangan alamin mo kung ano yung rule para maging successful doon sa ganung negosyo. Okay? So for example, sa akin, sa online business na ginagawa ko, sa online marketing, ang alam kong rule, kailangan meron kang mga tao na merong problema na kailangan mo silang tulungan. Okay? Kapag yung produktong inalok mo sa kanila, ay makakatulong sa kanila. At yung produkto na yon, nakita nila na mas mahalaga yung, mas may value yung product na binibenta mo kumpara doon sa perang ilalabas nila, mananalo ka. Okay, ulitin ko ha. Yung prospect mo, mayroong problema. Na mayroong problema na gustong masolusyonan. Kapag yung produkto ko, alam ko na kapag yung produktong inaalok ko, makakasolve doon sa problema ng mga prospect ko, at yung prospect ko, mas makikita nila na mas mahalaga yung solusyon na inaalok ko sa kanila kumpara doon sa pera na ilalabas nila, ibig sabihin, mas may value yung solusyon na pinoprovide ko sa kanila kumpara doon sa ibabayad nila, alam ko na mananalo ko. Alam ko na mapapabili ko
yung mga prospect na yon. That's the rule of online marketing. Okay? So, sa business mo, ano yung rule? Kailangan mong malaman yung rule. Ganun uli. Depende sa negosyong ginagawa mo, depende sa business mo, meron pong rule para maging successful dyan. Okay? So, yun yung kailangan mo. What is the rule of your business? O, ikaw, tatanungin ulit kita. Maging honest ka sa sagot mo. Maging honest ka sa sarili mo. Alam mo na ba yung rule kung paano magtatagumpay, paano mananalo dyan sa negosyong ginagawa mo? Sige nga, tanungin mo nga yung sarili mo ng mabilisan. Kung hindi pa, it's your duty, obligasyon mo na malaman at maunawaan nyo ng mabuti. Kasi pag naunawaan mo yung rule, basically, susundin mo na lang kung ano yung rule, kung ano yung palatuntunan. Tama ba yung Tagalog? Patakaran na yon. At alam mo, kapag sinod mo yung patakaran, mananalo ka. Okay? So, konting review tayo. Reviewin natin, ha? Paano ka magiging successful sa any business? Paano mo maisasalba yung negosyo mong nagfe-fail? Dalawa kailangan mong matutunan. Una, ano yung recipe ng business mo? Ano yung sangkap na kailangan para maging successful do sa business mo? Pangalawa, dapat alam mo yung rule. Okay? So, every single day, building your business, no, kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yan kayang sagutin ng isang oras lang. Unti-unti mo yang ma-adapt, unti-unti mo yang ma-internalize. Kasi kahit sabihin ko sa iyo, oh, ito yung limang kailangan mo, hindi mo pa rin kagad ma-absorb yun. Kahit sabihin ko sa iyo, oh, ito kailangan gawin, ito yung rule, hindi mo kagad ma-absorb yun. Okay? Unti-unti. Parang nung nag-aral tayo nung kindergarten, di ba? Isang beses lang ba tayo tinuruan na, class, this is ABC, tas alam mo na kagad? Ganun ba yon? Hindi. Di ba? Unti-unti natin inaral. Pero kailangan mo lang tandaan, eventually, maa-absorb mo at mai-internalize mo yon pagdating ng tamang panahon. Okay? Basta tandaan mo, dalawa. Ano yung sangkap? Ano yung patakaran na kailangan para magtagumpay sa business mo? Pag yun naunawaan mo, kapag yun na intindihan mo ng mabuti, magiging successful ka kahit ano pang negosyo mo.